Hello mga kalinggay! Magandang araw po sa ating lahat at welcome here to my channel! Ayan, welcome po sa aking channel at sa mga bago pa lang at hindi pa nakapag-subscribe, huwag po kayong mahiyaan na mag-subscribe. At huwag niyo din pong kakalimutan na i-press yung notification bell para po maging updated po kayo sa mga bagong video na gagawin. Oh my God! To make another sitting vlog dahil po dun sa aking pinakaunang tutorial na ginawa dito sa YouTube ko. About po siya sa kung paano mag-upload o download ng ating mga music videos, music videos, starmaker videos. Kung paano po siya i-upload dun sa Facebook. So, ang nangyayari po, marami pong nagtanong. Hindi daw nila makita yung video na dinownload nila. Hindi daw nila ma-share. So, ito po yung sagot nun. So, I had fine ways na para paano natin bago ko gawin, bago ko i-share sa inyo, mag-intro muna tayo mga kalinggay. Sayang yung intro ko pag hindi nyo nakita. Here we go, intro! Come on! I'm back mga kalinggay! Ayan, let's start po doon sa application. Sa application po, sa mapawising man yan, StarMaker, or Mule, may dalawang klase po ng pagkanta. Una po, yung kakanta ka po na hindi nakikita ang inyong mukha at lyrics lang yung tumatakbo. Yun yung walang video. Ibig po sabihin nun, nag-record po kayo ng music lang. Ang tawag doon ay MP3. So, yung pong pag nag-video po kayo, kumakanta kaya na nakikita po nyo yung mukha nyo, as in, inon nyo po yung video. Ganito ang, sa Wesing, ganito ang itsura ng video pag naka-on. Ganito ang itsura. Tapos, ito naman ang itsura pagka naka-ano siya, naka-music lang, walang video. So, ganito. So, pag-record, pag-kanta nyo dun sa Wesing o sa Smule o sa StarMaker is, yung lyrics lang, wala ang mukha nyo. Ibig sabihin nun, music lang po yun. Hindi po ibig sabihin na, di ba, pagkatapos yung kumanta, lalabas yan, merong parang mag-slideshow. Hindi po yung video, parang kasama lang po yun sa application, pero hindi po ibig sabihin nun na video po yung ginawa nyo. Hindi po yun video, yun po ay MP3. So, ang format po nun is MP3. Pag doon po sa video na ginawa ko, sa tutorial na ginawa ko, nasabi ko doon, ida-download mo sa, pumunta ka ng Google, tapos magre-research ka doon sa ano, doon sa kung sa anong application ang ginagamit mo, yun. Susundin mo pa rin yun. Kasi lahat yun, MP3 o mapa-MP4, madadownload nyo po doon. Pwede po siya. Ang nagiging problema po is ang Facebook po. Kasi ang Facebook po, hindi po sila tumatanggap ng ina-upload na MP3. Tumatanggap lang po sila ng MP4 and other formats. Ang pinaka pwede lang natin gawin is MP4. So since MP3 siya, ang ginawa ko po ay inano ko po siya, parang gagawa po ako ng video using the KineMaster. So, bago po kayo, bago nyo po i-proceed itong video na to, kung wala pa po kayong KineMaster, please download first the KineMaster and then sundan nyo po itong gagawin ko ngayon. So, let's go! I'll show you how. By using KineMaster, yung ating MP3 po ay magiging MP4 siya. At the same time, pwede nyo na po siyang i-download, re-upload sa Facebook. So, halika na! Hindi na natin patatagalin to! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Okay, punta po tayo sa KineMaster. And then, new project. Baba muna uli, tapos
isagad mo siya hanggang doon, hanggang sa may pula, bago ka pumunta sa music. Ayan, kailangan make sure na ganyan ha. Tapos, ayan, scroll up mo yan. Hanapin mo yung folder. Ayan, hanapin mo yung folder. Tapos, sa folder may lalabas na ganyan at punta ka sa download. Hanapin mo yung kanta mo. Ngayon, kung hindi mo pa alam kung yan ba yung kanta mo, walang title, huwag mo muna i-ano class. Pero pag alam mo na, yan, pwede mo na siyang i-add. Tulad yan, na-add na yan siya. So, yan na yung song. So, ititingnan mo siya sa pinakadulo kung sumakto ba yung mga pictures. Katulad yan, mahaba pa yung song, pero wala ng pictures. So, you have to put pictures on it hanggang sa dulo ng song. So, ayan, i-can ka na ng additional pictures. Pwede rin naman yan siyang i-stretch yung isang picture. So, mo dalawang picture na pwede lang. Pwede naman ulit-ulit. I-stretch mo lang katulad yan. Ayan, na-i-stretch ang picture. Ayan, tapos, pwede mo rin siyang lagyan ng parang effects, kunyari, parang pindutin mo yan, ayan, tapos para pag-pinlay siya, para siyang ano pag-pinlay, ganito siya pag-pinlay, oh. Yan, parang lalapit siya na, parang ganyan, nag-focus, kunyari siya, kumikilos yung picture. So, after nyan, check mo siya uli kung ma-okay na ba. Yung mga yan, yung mga cut-cut na yan, i-ano mo yan, ilagyan mo siya ng effects para medyo maganda yan. Kada ganyan, pwede mo siyang lagyan ng effects. Pindutin mo lang yan siyang puti na yan. Lalabas na yung mga kung ano-anong effects. Ikaw nang bahalang mag-ano, kung anong gusto mo. Mag-explore kung anong gusto mo. Basta pag pinindot mo yung square na yan, lalabas na agad yung kanyang mga iba-ibang mga effects. Ayan, so. For example, tapos na tayo, okay na ako, ganyan-ganyan. So, ganito naman ang paggawa ng title niyan. So, ayan, pindutin mo yung layer, tapos pindut yan, tapos sulat ka na ng title mo. Ayan, sulat ka ng title mo. Tapos, okay. Lalabas na yun siya. I-enlarge mo siya para lumaki. Tapos, ayan, pindutin yan para sa kung anong design ng gusto mo. Ayan. So, yan na yung lalabas. So, i-play natin. So, meron ding mga other effects na pwede mong ilagay. Pindutin mo yung overlay at yan, pagpipilian mo. I-explore mo na lang yan kung ano-ano yung mga yan. So, mag-example lang ako ng isa. Kunyari, pipindutin ko yan falling. So, yan ang mangyayari sa pictures. Pwede mo siyang i-expand kung hanggang saan mo siya gusto na nagdi-design sa buong picture. Ang gusto ko, ayan. So, parang magiging ganyan siya. So, may design-design siya. So, nasa sayo niya kung paano mo siya pagagandahin para medyo ma-arte din siya, diba? So, after niyan, pindutin mo na yung nasa taas na yan kasi tapos ka na. So, pindutin mo uli yung mismong project mo. Tapos, share button. Ayan, share button. Pindut. And then, pindut mo yung export. Then, ayun, antayin mo lang matapos yung export. Tapos, yan na yung magiging resulta niya. Pag matapos na siyang mag-export. Tapos, pindut ulit ng share button. Share button. Pakipot. Ayan. So, yan na yung lalabas. So, pwede mo na siyang pindutin diretso ang Facebook. Then, antayin mo lang siya. Nagpa-process pa siya. So, tada! So, ayan na po. Okay na po siya. So, hanggang dito na lang. Hope you learned something from me. God bless. Thank you. See ya.